Ate Mitch, and sobrang na-miss ko kayong lahat. Sige nga, mag-ingay nga tayo sa comment section kung gaano ninyo na-miss ang bawat isa. This is the second time that we will be doing an online service and it feels good. Din nyo alam kung gaano ako kasaya at sobrang maligaya na tayo ay nagsama-sama naman via Facebook because we've been doing an intimate Zoom services for a year and finally, we said yes to God's call. And I want to welcome every one of you to our family. Thank you for being here. Thank you for saying yes to God's call. Your labors are not in vain. Salamat sa efforts ninyo, sa sacrifices ninyo, and lahat yan magpipay off. And He will reward us all. Hindi ko napapatagalin pa kasi kami lahat dito ay excited na marinig ang word ni Lord. Kaya simulan na natin to with a prayer. Close your eyes and we will pray. Father, thank you for you are here. You will touch our hearts. You will change our perspective. Matatapos ang Facebook Live na ito nang kami ay yung binago. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Whew. Guys, let me start with a question. Lahat tayo ay may pinakaiingatang bagay at tao sa buhay natin, tama ba? Taas-taas na makaway-kaway kung meron. Sige nga, isipin mo nga yan ngayon. Isipin mo ngayon yung pinaka-importanting bagay or tao sa buhay mo ngayon. Or pinakaiingatan. Tapos isulat mo na rin yan sa notes mo or dyan sa laptop mo. Or pwede mo na rin i-comment. Ano ang pinakamahalagang bagay at tao sa iyong buhay? Ayan, na-comment mo na ba? Ayan, nagka-flood na ang ating chat box. Alright. Now, dyan sa sinulat mo, paano pag sinabi ko sa'yo na itapon mo yan? Or itapon mo na yan? Yung trash na nakita mo sa screen ngayon, itapon mo na dito. Ngayon na, itapon mo na. Maybe sa movie, nagtaas ng kilay. Okay, at sinasabi ninyong, pastor lang kita, bakit mo ako dinidiktahan? Ah, pastor lang ako. Right? Or maybe some of you will say, madali lang sabihin sa'yo, ate, kasi hindi naman to sa'yo. Tama? Or some of you will say, ayokong itapon to, ate, kasi mahalaga to sa'kin. Hindi ko kaya. Tapos nag-walling kang ganyan. Diba? Hindi ko kaya. Sayang yung pinagsamahan namin. Nag-invest na ako ng emotion at ng pera ko. Tapos ngayon, itatapon ko lang siya. Alam ko, mahirap. Pero, tingin ka sa'kin, paano kung ipinapatapon yan sa'yo dahil merong darating na mas mahalaga at mas maganda? I agree with you that it is so hard to let go of something that we know is of high value. Kasi nga mahalaga eh, mahal. Ang hirap talagang itapon. Pero question, yung hawak mo ba ngayon ay totoong treasure? Kaya ka nahihirapang i-let go yung bagay na yan kasi hindi mo pa nahahanap yung totoong treasure at yung totoong mahalaga. And that's the reason why I am here tonight. I-reveal natin yung totoong treasure at yung totoong mahalaga sa buhay mo. And my title for tonight is Ang Iwan Lahat Para sa Mas Mahalaga. Ang Iwan Lahat Para sa Mas Mahalaga. Itutuloy natin ang kwentong hugot na pinag-aaralan natin sa life groups natin about the parables of Jesus Christ. Tama, sino dito so far ang nabibless sa parables ni Jesus Christ? And right now, nasa verses 44 to 45 na po tayo. And open your Bibles, okay? Sa Matthew 13, verse 44 to 45, and this will be our main text for tonight. Let me read it for you. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Now, God bless the reading of His holy word. Now, Jesus in Matthew kept on saying and preaching about the kingdom of heaven. Bilang hari, okay na bumaba sa lupa, iniintroduce niya ang kingdom
na pamumunuan niya. He described it in the Sermon on the Mount, and right now he used parables to illustrate it better. Ano ba yung Kingdom of Heaven? Baka hindi nyo nagigets itong pinag-uusapan natin. Yung Kingdom of Heaven, like what I said, is the kingdom. Okay, na pamumunuan ni Jesus. And it is the rule of grace. The word grace is so evident in that kingdom. Okay, it is like the experience of blessedness. Yung Garden of Eden, na walang kasalanan, mangyayari daw ulit yun in the future. Walang kasalanan, walang evil, happiness lang, peace, and joy. And he explained what it looks like. For us to better experience it, in-explain niya ito, okay, by using a man and a merchant. Okay? The kingdom of heaven is like a merchant who found a hidden treasure. Now, nung New Testament, walang banko to keep their treasure safe from the enemy or mga war. Okay? Kaya para makip nila ito, ibinabaon nila ito sa lupa. No choice sila, tinatago nila ito sa lupa. May mga wars na nababalikan pa nila yung treasure, or binibilin nila sa katiwala para pagbalik, sila yung kukuha. Pero may mga times na hindi na nila nakukuha, especially kapag namatay na sila. At yung lalaki sa parable na ito is nahanap niya yung tinagong treasure. Yes? Pangalawang illustration is a merchant. Merchant is a dealer, a broker, an agent, seller, buyer, and a salesman. Yung merchant would look for a product. Then once he finds it, he sells it. Then, paulit-ulit lang, he buys what he finds. At sa parable na to, naghahanap siya ng pearl. At nung nakita niya, okay, yung pinakamagandang pearl ever sa buhay niya, binili na niya ito. Ngayon, baka hindi nyo pa nagagets kung ano yung value ng treasure and ng pearl sa panahon natin ngayon. Medyo nag-research ako ng kaunti. Ayan, para mas maintindihan natin ito sa ating time. Okay, now, sa CNBC.com, they reported a 10-year hunt, okay, ng isang 89-year-old dealer. Okay, after 10 years ng paghahanap sa hidden treasure ng kanyang pamilya, finally, June 8, 2020, nahanap na nila yon. And yung worth nung treasure is amounting to $1 million to $5 million. Now that's big. Right? That's 250 million pesos sa atin. Now yung average pearl, yung average value naman ng pearl costs $300 to $1,500. Again, that's big. Okay? Isang pearl lang yun na. And yung most expensive pearl na nahanap ng isang Filipino na fisherman sa Palawan Island, nung tinignan nila yung value nito, it costs 100 million. Pag nahanap mo to, pambira, ang yaman-yaman mo na, didikit kami sa'yo. Ang tindi ng value ng treasure, ang tindi ng value ng pearl, ang taas. Pero dito sa parable na to, gaano kataas yung value nung nahanap nilang treasure at ng pearl? Okay? Gaano kataas yung value ng dalawang ito para sa mga nakahanap? Balikan natin yung verse. Sabi dito, and he sold everything he had and bought the field. Then 46, when he found one great value, he went away and sold everything he had. Simple lang naman, when they found the treasure, when they found the pearl, they sold everything they have just to obtain the one they have found. What they found is much more valuable than what they have at the moment. Are you getting my point? Baliwala ang meron sila ngayon just to gain this treasure. Here's the cycle. Nahanap ang treasure, iniwan ang former treasure,
tapos binili yung bagong treasure. Tingin sa kanang mabuti. Nawawalan ng halaga ang isang bagay kapag nahanap na natin ang mas mahalaga. Tama ba? Madali nating i-let go ang mga hawak natin ngayon the moment may nakita tayong mas mataas na value. Grabe ka naman, Pastora, ang judging mo naman. Di naman ako ganon, di naman ako papalit-palit, di naman ako nagpapa-change oil. Ay, sana all. Okay, iba yon, ibang story yon. Eh, paano yung iPhone mo? Di ba? Wala nang value sa'yo yung iPhone 6 mo dahil dumating na yung iPhone 12. Huwag na tayong lumayo, ako na lang, ipapain ko na lang yung sarili ko sa preaching na to. Okay, I bought my first laptop noong 2010, noong ako'y nag-aaral pa sa FEU, and my first purchased laptop is MacBook Air 11 inches. And noong time na yon, parang sinasamba ko yung laptop na yon. Never, bawal siyang magkasgasan, bawal paihiram sa iba kasi hindi naman nila iingatan. Okay? Para sa akin, yun na yung pinakamagandang laptop na meron ang buong mundo. Okay? Not until 2020, grabe ang haba ng span, no? Ganun ko iningatan yung laptop na yun. And 2020, I had my second purchased laptop, which is MacBook Pro 13 inches, tas touch bar. Okay? Now, here's the catch. The moment I bought my MacBook Pro, parang naisantabi ko yung MacBook Air ko. Nawalan siya ng value. Yes, akin pa rin siya. Pero parang hindi ko na siya pinansin. Naliitan na ako sa kanya. Napangitan na ako sa kanya. Okay? And nung last week, nakita kong gamit ito ng brother-in-law ko. Okay, tapos may sticker pa. Kung itong laptop ko ay may sticker, pero ano lang yan, case lang kasi yan. Dati hindi ko papalagyan ng sticker yung MacBook Air ko. Pero nung nakita ko na may sticker yung MacBook Air ko, alam nyo, dinaanan ko lang. Tinignan ko, pero wala lang sa akin. Hindi ko siya pinansin, hindi ako nasaktan. At nung lumabas ako sa office ni Papa, parang may biglang bumulong sa akin. Feeling ko yung MacBook Air ko yung bumulong sa akin. Sabi niya sa akin, hindi mo na pinapansin si MacMac. May pangalan. Okay. Hindi mo na pinapansin si MacMac porket may Maki ka na. Okay. Madali nating i-let go ang mga hawak natin ngayon the moment may nakita tayong mas mataas na value. Nawawalan ng halaga ang isang bagay kapag nahanap na natin ang mas may halaga. And that's reality. Balik ako sa tanong ko sa'yo kanina. Kaya mo bang iwan yung hawak mo na akala mong mahalaga para sa darating na mas mahalaga? May iiwan ka para sa mas mahalaga. Now, let me just give you two hugot lesson from this parable and then we will end. Kasi niyo yan, mabilis lang. Number one, sulat nyo to at isigaw nyo na rin kahit naka-livestream lang tayo. Number one, si Jesus lang ang mahalaga. Amen? Bakit si Jesus lang yung mahalaga? Kasi si Jesus spoke yung tinutukoy na hidden treasure at pearl sa parable na ito. Jesus was talking about himself. He is the treasure. He was telling his disciples na if you are in the kingdom of God, hindi mo na pwedeng isama ngayon yung mga treasures ng mundo na pinanghahawakan mo noon. Hindi pwedeng dala-dalawa yung hawak mo yung noon tsaka ngayon. Right? Si Jesus lang sapat na. And to be a disciple of Jesus is to leave everything behind and to throw everything you have before just to obtain the greatest treasure. Like what Jesus said in Matthew 16:24, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. Kasi po, kay Jesus, hindi ka lugi. Hindi ka lugi dito. Kung totoong businessman ka, kung mag-i-invest ka daw kay Jesus, hindi ka malulugi. Oo, mawawalan ka, pero kapag nakuha mo si Jesus, kumpleto ka na. Lamang na lamang ka na. Itong buhay natin ngayon, it's all about seeking. Walang hapas na pagkahanap sa totoong mahalaga. Di ba, hindi ka titigil lang at di mo makita yung magpapasaya sa'yo? Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin buo. Bakit?
Kasi nandiyan na yung treasure, hindi mo naman pinapahalagahan. Jesus, guys, Jesus is the pearl of great price. In having Him, when you have Him, you have enough. That will it will make you happy, not only here on earth, but forever. Si Jesus lang, sapat na. Jesus is the hidden treasure you've been searching in this world. Hanap ka ng hanap ng treasure sa social media, sa tao na yan. Hello? Sa mga accomplishments. Pero hindi ka pa rin masaya. Walang kinang sa mata mo kahit lahat na na-acquire mo. Si Jesus kasi si Jesus lang kasi yung kailangan mo. Si Jesus, kailangan mo lang siyang hanapin ang buong buo. Tapos pag nahanap mo siya, magiging kompleto ka. Jesus is the pearl you have been searching in this life. You may think you have found your pearl. You may think you have found the pearl in that person, in that accomplishment, in that fame, in that followers, yung grade mo, yung business mo. Oh, hindi pa po. Wait until you discover Jesus Christ. He is more than what you have received and experienced now. Si Jesus lang ang mahalaga. I pray that like Abraham, God is your greatest reward. And like David, God is your portion forever and ever. Good news. The fact that you are listening to this preaching, may privilege ka na na ma-acquire yung treasure. Amen? Kaya kunin mo na. Si Jesus lang ang mahalaga. Number two, iwan mo ang lahat para sa Kanya. Oh, pinipigil lang kita. Baka magalit ka sa akin. Ano ba yan? Ayoko ng church na to. Lahat pinapaiwan. Wait lang. Huwag kang mag-skip. Okay, kasi ito ang magbabago ng buhay mo. Amen. Sige nga, kung nakikinig ka pa rin ngayon, comment 1 and 2. Comment 1. Okay, mali. Comment mo yung number 1 point and number 2 point. Ayan. Okay? Balikan natin yung verse habang kinocomment mo. Babalikan ko yung verse. Sabi ng verse 44, He sold everything he had and bought the field. 46, when he found one of great value, he went away and sold everything he had. Puro pagbebenta, puro pagtatapon. These two great men gave up everything they have just to acquire what they have found. Kapag na-discover mo kung ano talaga ang mahalaga, handa ka pala talagang iwan lahat para dito. Question, handa mo bang gawin lahat para kay Jesus? The man was willing to sacrifice his former property. Hello? He was willing to sacrifice his former property just to get what he has discovered. Imaginin mo yung anxiety ng mama na magiging zero siya, mababankrupt siya, lahat na. Pero it doesn't matter. Why? In his mind, I have found the greatest treasure. Now, are you ready to do the same? Yung hawak mo ngayon, hindi yan makukumpara sa treasure na meron ka kapag may relationship ka kay Jesus Christ. Look at Paul. He said in Philippians 3 verse 8, what is more, I consider everything a loss. Woo! Everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Para makilala si Jesus Christ, he considered everything garbage. Tignan niyo yung verse, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Masyado nating inaalagaan ang mga meron tayo ngayon. Masyado na rin nating pinagfo-focusan yung mga pag-acquire ng mga bagay sa mundo. You want to acquire this, you want to get this. Reputation mo, pera mo, kaibigan mo, gamit mo, lahat na ng mga makamundong bagay kasi akala mo, yan ang pinaka-importante. Even yung ministry mo, kahit yung life group mo, akala mo yan ang pinaka-importante, pero hindi. Ang pinaka-importante, si Jesus mismo. Are you getting my point?
si Jesus mismo, ang makilala siya, ang mapagpuan siya, ang marinig siya, ang maranasan siya, at magamit niya. Kaya pala ang bilis na lang iwan ni Paul, ni Peter, ni Matthew, ni Zacchaeus, yung meron sila. Diba? Alam niyo yung mga verses, they cast down their nets, they left the boat and followed Jesus. Kasi alam nila ang mas mahalaga. Natagpuan nila ang greatest treasure, yung maximum, yung climax, at yung highest. Tingin ka sa akin, magagawa mo lang ang total surrender kapag na-discover mo na ang ultimate treasure. Kaya hindi ka makasurrender kasi mali ang treasure na hawak mo. Ngayon, natagpuan mo na ang mahalaga. Let go mo na yung sasagabal para ma-acquire mo yung treasure ng buong buo. Amen. Number one, si Jesus lang ang mahalaga. Number two, iwan ang lahat para sa Kanya. Now, to end this, guys, we are in a generation that wants to acquire and acquire, achieve and achieve, get and get. That's why we are a tired generation. Yung generation na to, tanong mo, laging pagod. Gusto mag-unwind kasi pagod. Gustong mag-chill kasi pagod. Lagi na lang pagod. Bakit? Kasi habol ka na habol, so hindi mo naman dapat i-treasure. Metro fam, why not go against the flow? Find the real treasure that your heart longs. How about deciding today to go back to your relationship with God? To all our young professionals, minsan ka nang naging youth at active kay Lord. Mahal mo siya, hindi ka nakakamiss ng devotion. Pero ngayong nasa corporate world ka na, nasa na yung alab. Yung alab mo sa relasyon mo sa Panginoon. Ibalik mo, nahanap mo na eh. Balik mo lang, kunin mo lang ulit. Young people, balik mo yun, kunin mo ulit yung treasure na nakuha mo na noon, na na-encounter mo ang Panginoon. Na nawala ngayong lockdown. Go back to the treasure na nahanap mo na. Dahil naging busy ka sa work, sa school, nung nagkapamilya ka na, nung tambak ka na sa projects mo, lahat na, iiwan para ma-acquire ulit si Jesus Christ. You know, life is more than the things you acquired. You need to get the real treasure. Masaya dyan, oo, pero hindi ka kompleto. To finally end this, there are many theologians who interpreted these verses in a different way. They thought that Jesus is the man and the merchant who saw the treasure and the pearl, right? And when he saw it, he sold everything he had and bought the pearl. He sold everything he had. At hindi lang kinuha yung treasure, binila yung buong field kung nasan yung treasure. Jesus saw you. You are the treasure. He found you because you are the pearl. And when He found you, He gave up everything. Bumaba siya sa lupa. Nagpakatao. Iniwan ang pagkahari para sa'yo. Mamatay para sa'yo. He gave up everything that He had to redeem you. You are not your own redemption. Someone bought you at a great price. Metro fam, this online gate is for you. Tonight is the night of your reconciliation with your Father. Tonight is the night para kunin mo ulit yung treasure na pinaon mo sa lupa dahil sa kabisihan mo sa mundo. Go back to Him. Rekindle your fire again. Let go of the things that divides your heart and attention towards God. And make Him your focus again. Miss na miss ka na ni Lord. Binasura natin. Binasura ko.
yung treasure na nahanap ko kay Jesucristo. Pero not anymore. I will go back to Him. I will reconcile with Him. Because my purpose here on earth is to have an intimate relationship with Jesus. Metro fam, Jesus is your greatest treasure. Jesus is your ultimate treasure. He is the pearl of your life. I challenge you right now. Go back to Him. If you are saying yes to Jesus, I want you to close your eyes. Just close your eyes right now, wherever you are. Kung mahiya, makatabi ka. Come on, go into an isolated place. Okay? And just go back to Him. Remember the time you were so on fire to Jesus. Kakatas mo lang mag-life retreat, mag-encounter kay Lord. Remember that moment. Hindi ka nakakamiss ng devotion. Hindi ka nakakamiss ng prayer time. You are just so on fire to serve the Lord. Remember that moment again when you found Jesus, your greatest treasure. And if you have lost it as you go through this journey, I want you to repent and search for Jesus again. Hanapin mo ulit siya. Hanapin mo ulit siya. Hindi naman siya nawawala, sa totoo lang. Nandyan lang siya. Kailangan mo lang ulit maging aware. So decide tonight, I will go back to Jesus. I will restore my relationship with Jesus. I will love Jesus with all my heart. I will have an undivided attention again towards God. That's right. Just close your eyes and just feel the embrace of God. Feel the love of your Father in heaven. Yes, the blood of Jesus is just flowing and flowing and flowing tonight. He is cleansing you from all your sins. He is forgiving you from all your sins in the name of Jesus Christ. And tonight, He is giving you a second chance. Yes, He is giving you the second chance to treasure that treasure. To treasure that pearl once again. He's giving you the second chance. That's right. Embrace it. Come on. Kunin mo na ulit. Grab that opportunity. Hindi matatapos tong live na to nang hindi mo ginagrab yung opportunity. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And if you are that person, let me pray for you. Father, I pray for this person seated right now at his home and at her home. Father, you saw this person's heart. Yung desire niya to be reconciled with you, Lord. Give this person a second chance. And tinatanggal mo lahat ng hindrances. Tinatanggal mo lahat, Lord God, ng barriers sa kanyang relasyon sa iyo. Tonight, he will experience you again. She will experience you again. Yes, God. We have found you. And we will never throw you. Just repeat my prayer tonight. Kung ikaw ay member na ng Metro, repeat this prayer. And if it is your first time, God is telling you, I am your treasure. I am your treasure. I am introducing myself to you as your treasure. Grab me right now by accepting me as your Lord and Savior. Follow my prayer. Dear Lord Jesus, forgive me. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Ngayon, ako ay bumabalik sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ko. Ikaw na ang mamuno sa aking. Isulat mo ang
ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Father, we receive the gift of salvation in this prayer. I am so excited sa gagawin mo pa sa bawat member ng Life Giver Metro. Tonight, I'm excited to see a great result of rekindled fire. Babalik kami lahat sa devotion, sa prayer life. Lord, ikaw ulit yung focus namin. Jesus, ikaw lang sapat na. Si Jesus, ikaw lang, Lord, ang mahalaga. At hindi ka namin ipagpapalit kahit anuman sa mundo. Sa kahit anuman sa mundo. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinakamalakas sa palakpak para sa Diyos. Woo! Amen! If you are blessed with our preaching tonight, please don't hesitate. Share this live to your friends for them to also watch this. And after tonight, gather as a life group, meet with your coaches, with your mentors, and share what you have learned from our online gig. Amen. Once again, I am your pastor, Pastor Michelle, and I hope to see you sa ating mga life groups. God bless you, everyone.